kaya tong kainin ng anay tsaka ng bukbok, kung nakikita nyo yan. Hello guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Nandito na naman tayo no sa isang panibagong video. Sa araw na ito guys, ay ipapakita ko ang aking mga bintana at ang aking main door dyan sa baba. Kasi nung nakaraang video, napag-usapan na natin itong panel ko sa likod ko, pati yung sa master's bedroom. Hello guys, kung nakikita nyo, ito yung pinaka main door ko dito sa aking bahay. Malaki yan siya, ang size niya. Yan yata yung standard na door size sa isang main door. Kasi yung mga door ko dun sa taas, mas maliit yun compare dito. Siguro hanggang dito lang yun, yung dalawang door ko dun sa kwarto ko sa taas. So ito guys, ang gamit dito na kahoy ay yakal. Mas mahal to compare doon sa mga door jam ko sa taas. Nasa 2,700 ito, door jam lang. Kung nakikita nyo, medyo ano siya, makapal siya. Itong dito niya, nasa mga dos yan. Matibay to compare sa lawaan kasi yakal to. Sabi nga nila, hindi na to kayang kainin ng bukbok or ng anay. Kaya ito siya ang ginawa naming pinaka main door jam. Door jam lang yan. Ibig sabihin ng door jam, itong arko lang na to. Ito. Yan. Hindi kasama itong door panel. Itong door panel guys, ito ay nasa 2,100. So i-plus mo yan. Tapos kasama na itong doorknob na nilagay ko. Kung interested kayong matuto siguro ng pag-install ng doorknob, nasa baba lang ang link sa description. Nag-install ako nito. Ito, 500 din to. So, i-plus mo silang lahat. Ito, pati door panel at saka ito. Nasa 5,300. 2,700, door panel, 2,100. Tas, plus 500 na ito. Tapos, nilagyan ko pa nitong deadbolt. Meron din akong video nito. Tingnan nyo na lang sa baba sa description. Nasa 500 din ito. So, all in all guys, itong lahat na ito ay nasa 5,700 kasama na ito lahat. Pasok tayo sa loob guys. Tingnan naman natin yung mga window. So dito tayo sa loob no. Itong bintana ko na ito guys ay lawaan yan. Hindi yan siya kapareho nitong aking door jam dito na yakal. Ito, madali lang to. Kaya tong kainin ng anay tsaka ng bukbok. Kung nakikita nyo yan, yan o, may mga butas na yung ano, yung sa taas ko may mga butas na, so inaanay na din yun. Madali lang siyang kainin ng anay. Siguro mas maganda lagyan ng sulignum. So yan ang nagastos ko sa aking mga window jam guys. Nasa 9,900. May tatlo pang ganito sa taas na ganito din kalaki. Meron tigda dalawa, papakita ko na lang. Akyat tayo sa taas. At saka pala meron pang isa dito na bintana. Ayan. So dito tayo sa taas no. Ito yung aking window jam dito sa taas. Itong dalawa na to, nakaharap ito sa dagat banda. Yung pag umulan, talagang ma-expose ito siya sa basa. So ang ginamit namin dito ay yakal uli, kagaya nung sa door jam namin doon sa baba. Mas mahal to, compare mo dito sa mga ganito. Ito, yung kagaya doon sa baba, tatlong bintana nakalagay. Ito siya, ang price niyan ay nasa 2,200 ang isa nito. Pero itong ito, dalawa lang siya, mas maliit siya compare doon, nasa 2,500. Bakit siya mahal? Kasi yakal ang kanyang gamit na kahoy. Mas matibay siya, hindi kayang kainin ng anay at saka ng bukbok. Sabi nga nila, ang bukbok daw mabubungal daw ang bukbok at anay pag ito ang kainin nila. Ito, bintana, tatlo din yan. Tapos ito, tatlo din, dalawa. Lawaan lang yan lahat guys. So, kung gagawa kayo ng bahay guys, mas maganda yakal ang gamitin ninyo na pang door jam. So guys, kung nakikita nyo, yun ang aking mga bintana. Kadalasan gamit ay yung kahoy na lawaan. Kung mas maganda guys, mag ano na lang kayo, mag yakal. Or kung hindi naman ay mag sliding window na lang kayo. Yung alloy ang gamit at saka glass. Ang nagasto ko lahat-lahat sa aking window ay mga window jam lang lahat ito ha, kasama na yung yakal na nandun sa baba. 12,000 ang aking nagasto sa window jam lang, kasama na yung pagpapagawa nun.
Kasi yung window jamb, ipapagawa mo muna yan sa kanila. Susukatin mo yung sukat ng bintana mo, tapos bibigay mo sa kanila yung size sa kanila gagawin. So, malagastos ko lahat-lahat, nasa 12K. Yung jealousy, yung mga nakalagay doon na mga glass, kasama na yung kanyang mga aluminum na yun, 7,300. So, nasa 19,300 lahat-lahat ang nagastos ko, window jamb, pati yung jealousy sa aking mga bintana. So, nasa mga 7 bintana yan ang aking ginawa. So kung i-compare natin siya, gagawa tayo ng kung ipapa-sliding window natin siya. Meron ako na contact dito sa aming lugar na gumagawa ng sliding window. Ang presyo niya ay nasa 3,500 kung marami ang ipapagawa mo. Depende pa yan sa laki. So ang presyo niya 3,500. Kung nag-sliding window ako dito sa lahat ng aking bintana, ang magagastos ko ay nasa 25K to 27K. I-compare mo 19,300 versus yung 25K to 27K sliding window na siya. So, nasa sa inyo kung ano ang mas maganda para sa inyo. Ako, bala kong i-sliding window ito. Kasi yung na-contact ko, pwede siyang palagyan ng screen. Kung palagyan mo ng screen, nasa 4,000 ang isa. So, may screen na siya, tapos may bintana na na sliding window. Maganda na tingnan. So, yan guys. Sana naging informative ulit ito sa inyo, ang aking video. Shout out, Rod Carlos, Skyland 14. Salamat sa inyong support sa aking channel. Andrews Aktob, salamat. Becky Escalona, Dongrey Mondares, Leslie Serfino, salamat sa support sa aking channel. Dino 812, salamat. Albert Pamat, salamat sa support mo sa aking channel. Hermisa Mayormita, salamat sa iyong mga comment at sa support sa aking channel. Ma'am si Edith, salamat sa support mo sa aking channel, ma'am. May tanong si Roldan Asuncion dito. Sabi niya, boss, mas matipid ba yan pag ganyan ding-ding? Ang tanong niya, yung sa hardiplex daw, mas matipid ba? Mahal ang hardiplex, i-compare mo sa plywood at saka sa kahoy na studs. Pero sa tingin ko, mas worth it yung hardiplex kasi yung plywood, nasa 220 yata ang isang plego nun. Ang hardiplex nasa 300. So, nag-add ka ng halos 100 or 100 plus pa. Pero sa patibayan, mas magtatagal ang hardiplex kasi hindi siya inaana, hindi rin siya binubukbok. In the long run, mas maganda ang hardiplex. So hanggang dyan guys, sa aking mga supporter, sa mga subscriber ko, salamat sa inyong panonood at sa pagtiyaga na panoorin yung aking mga video. Salamat din sa mga comment at nasa 9,250 na tayo, paakyat na tayo hanggang 10,000. So salamat sa inyong mga support guys. Hanggang dyan ang aking video. Kung nagustuhan nyo, like and dislike, kayong bahala. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, mag-subscribe kayo sa aking channel. I-like nyo rin yung Facebook page namin, pati na yung aking Instagram, i-follow nyo din. Kayo na pong bahala. At salamat sa support. Ang pinakahuli kong video guys, abangan nyo na lang sa Friday or sa Huwebes siguro, ipopost ko. At hanggang dyan, hanggang sa susunod kong video, salamat.